Lumalabas na wala ng malay at pulso si Cadet 4th Class Darwin Dormitorio nang isugot sa ospital bago tuluyang mamatay. Nakasulat din sa kanyang journal ang mas detalyadong kwento ng mga pagpapahirap ni Dormitorio mula sa kanyang mga kapwa-kadete. Nakatutok si Marisol Abdurrahman, exclusive. Walang malay, di na tumutugon at wala ng vital signs si Cadet 4 Class Darwin Dormitorio nang itakbo sa PMA Hospital alas 4 na madaling araw ng September 18. Base sa medical certificate na nakuha ng GMA News, zero na ang reading ng blood pressure ni Darwin, zero na rin ang heart rate, zero na rin ang respiratory rate niya. Dilated o dilat na raw ang mata at di na gumagalaw. Puno raw ito ng mga pasa sa dibdib, tiyan, tagiliran at likuran. Kulay asul na raw ang mga labi nito, pati na ang mga kuko. Binigyan daw ito agad ng cardiopulmonary resuscitative measure o CPR. Pero idineklarang patay na alas 5:15 ng madaling araw. Ang diagnosis kay Darwin, cardiopulmonary arrest, probably secondary to blunt, thoraco-abdominal injury, probably to mauling. Pirmado ng medical officer on duty ng Fort Del Pilar Station Hospital na si Captain Flor Apple Apostol na isa sa mga nirelieve sa pwesto dahil sa pagkamatay ni Darwin. Si Apostol ang tumingin kay Darwin isang araw bago ito mamatay at nag-diagnose na may urinary tract infection o UTI ito kaya pinabalik sa barracks. Sa pahayag ni Darwin na binigay sa Philippine Military Academy nang imbestigahan ang pag-ospital noong Agosto, sinabi ni Darwin ang mga pagpapahirap na ginawa sa kanya. Pinangalalan din niya ang ilan sa mga upperclassmen na nanakit sa kanya. Pero mas detalyado ang kwento sa journal na isinulat ni Darwin, kasamang journal sa mga gamit ng kadete na ibinalik sa pamilya. Sa isang entry, sinabi niyang sobrang lumural siya dahil masakit talaga ang kanyang ulo. Nasabi niya rito na takot na silang gumalaw dahil baka masaktan daw sila ng mga bodies nila. Ang body ni Darwin ay si PMA Cadet 3rd Class Felix Lumbag Jr., isa sa apat na pinatawan ng separation from service dahil may direktang partisipasyon umano sa pananakit kay Darwin. Isa rin siya sa anim na kadeteng sasampahan ng criminal case ng pulisya. May gripes. Usama ng loob din daw sila sa squad nila dahil sobra-sobra ang parusa. Minsan daw, napapagtripan lang. May nabanggit siyang paghampas ng isang kadet imperial sa mukha. Si Cadet 3rd Class Shalimar Imperial ay isa rin sa mga pinatalsik sa PMA at kasama sa makakasuhan sa pagkamatay ni Darwin. Sa isang entry naman ng August 6, naisip na raw niya mag-resign na lang sa sobrang hirap sa loob ng regular corps. Nabanggit din niya na hindi alam ng kanyang magulang na na-confine siya sa PMA Hospital. Ayaw nga daw niyang malaman ng kanyang magulang ang nangyari. Maging ang kuya niyang dumalaw noon, hindi naman daw alam kung bakit siya na-ospital. Maraming pangalan ang binanggit ni Darwin sa notebook na binigay na ng Dormitorio family sa Baguio Police. Naka-turn over na rin ang drawing na ito ni Darwin na sa paniniwala ng pamilya ay pagsasalarawan ng hirap na dinanas niya sa loob ng academy. It's still very much possible na baka mayroon pang madagdag, pero as of now, halos sabi nga natin, halos complete na po yung timeline na nabubuo namin as well as the injuries sustained by Cadet Dormitorio. Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 Oras.